Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuro. Taong 1977, nagtipunan Kirino. Itong mga panahong ito, willing-willy sila Kuro at ang mga kaibigan niya na mamingwit sa mga sapa sa nagtipunan. Ang hinuhuli nila, kung hindi mga tilapia, e mga igat. Binubuo ng 5 binata ang magbabarkada. Siguro ang pinakabata sa kanila, kaya kapag may lakad silang 5, hindi umaalis ang mga ito hanggat hindi siya kasama. Kilala ng mga magulang ni Kuro ang mga kaibigan niya. Yun din ang naging rason ng mga ito kung bakit ipinagkakatiwala nila roon si Kuro kahit na sa murang gulang pa lamang ito. Hindi naman sila nababahala sa anak nila sapagkat kung langoy lang ang pag-uusapan, eh halos kasing husay na yon ng isang matandang mamamana. Mapalad naman sila kahit papaano dahil hindi na sila mag-iisip ng kanilang iuulam tuwing umaga sa kadahilan ng palagi itong merong daladala sa kanila. Sa loob ng 5 buwang pagsasama ni Kuro at ng mga kaibigan niya sa sapa, marami na silang nahuling isda. Ang 2 sa kanyang mga kaibigang tinuturing na niyang kapatid na gawa ng makapagpundar ng lupa para sa kanilang ama. Dahil sa paghihikahos ng kanilang grupo, kung kaya't hindi naglaon na kilala sila bilang mga mabuting impluwensya sa mga batang katulad nila. Dahil sa pagkilala ng kanilang barangay sa kanilang sipag at tiyaga, kung kaya't mas lalo pang ginanahan si Kuro na sumama sa pangingisda. Nang mapagtanto nilang mas marami silang mauhuli tuwing gabi, nagpasya silang ilipat ng gabi ang kanilang ginagawa. Dahil sa gabi na ang operasyon ng kanilang grupo, kaya na may kapag umaga halos hindi mo mapapakinabangan itong si Kuro. Buong maghapon itong tulog para lamang mapaghandaan ang magdamaga nilang panghuhuli ng isda. Isang hapon, habang nagkakape siya, dumating ang kanyang ama. Oh, Kuro! May lakad ba kayo? Nako, yung lakad nyo, sinasabi ko sa inyo, mas mabuting gawin nyo yan kapag umaga. Hindi madaling makita ang ilalim ng sapa tuwing gabi. Anong malay ninyo? Baka may mga ahas sa ilalim. Mapahamak pa kayo. Bungad na wika nito sa kanya. Hindi naman ho, tay. Madali lang naman malaman kung may ahas sa ilalim eh. Tsaka, hindi naman nanunuklaw ang mga yan hanggat hindi natatakot o nasasagi. Huwag kayong mag-alala, tay. Marami kaming gamit na magbibigay sa amin ng liwanag sa dilim. Sagot naman dito ni Kuro. Nang marinig ito ng kanyang ama, hindi na ito sumagot, gawa ng pagod na pagod din ito sa maghapong pagsasaka. Wala naman itong magagawa para mapigilan ng anak niya, lalo pat nagtatrabaho din yon para sa kanila. Labis na lamang ang pagpapasalamat noon ng kanyang ama, gawa ng kahit wala itong dedikasyon sa pag-aaral, hindi ito naging isang batang sakit sa ulo ng lipunan. Sa pag-alis ni Kuro sa bahay nila, bitbit nito ang mga lagayan ng isda at iilang mga pana. Siya kasi ang madalas nagtatago ng pana ng kanilang grupo, gawa ng siya ang pinakamasinop sa kanilang lahat. Pagdating niya sa labasan ng baryo, pumungad ang mga kaibigan niyang masayang nakangiti habang pinagmamasdan siyang naglalakad papalapit. Dahil sa hindi pa kumpleto ang kanilang grupo, kaya na may naghintay sila roon hanggang sa pagpatak ng 6:00. Hindi naman sila naburyong kahit papaano, gawa ng maraming magsasaka ang dumaraan sa kanilang kinaroroonan. Makalipas ang ilang minuto, merong napadaang isang lalaking kilala sa kanilang baryo
bilang isang antingero. May hila-hila itong baboy ramo, indikasyon na galing itong bundok. Oy, Kuro, mangingisda ba kayo ngayong gabi? Nako, umuwi na kayo. Mas mabuting huwag nyo na munang ituloy ang binabalak ninyo. Kanina, meron akong nabulabog na mga nilalang sa itaas ng bundok. Paniguradong bababa sila dito mamaya para hanapin itong aking nakuha. Sige na, umuwi na kayo. Ako naman eh, mauna na. Wika ng antingero. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung umalis sa kanilang kinaroroonan. Kampante yung susundin ng mga bata ang kanyang sinabi, gawa ng ito din ang kanilang nagiging takbuhan kapag nagkakaroon sila ng mga malubhang karamdaman. Subalit lingid sa kaalaman ng antingero, hindi ito gaanong pinansin ng mga kaibigan ni Kuro. Ang ginawa ng mga ito, ipagsawalang bahala ang kanilang mga narinig at magpatuloy sa napagkasunduan nilang plano. Ilang ulit niya din yung sinubukang kausapin ukol sa naging babala sa kanila pero sa kasamaang palad hindi siya nito pinakinggan. Ayon sa kanyang mga kaibigan, hindi naman sila mapapahamak kung sila'y mag-iingat. Dagdag pa ng mga ito, medyo malayo ang tinutukoy na bundok ng lalaki kaya na may maaaring hindi na makapunta doon ang mga nilalang na tinutukoy nito. Mariin ding inilahad sa kanya ng pinakamatanda sa kanila na kung palagi na lang siyang magpapadala sa takot, wala siyang mapupuntahan sa buhay. Hindi mo ba nakikita ang pagmumukha ni Tatang? Paano mong paniniwalaan ang taong lulong sa alak? Siguro kung hindi siya lasing kanina, abay may pagkakataon na paniwalaan natin siya. Pero alam mo kasi, mahilig magsinungaling ang tao, lalo na kung lasenggo. Sige na, Kuro, ayusin mo na yung mga gamit natin. Mamaya darating na si Puknoy. At aalis na tayo. Paliwanag ng nakatatanda sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, muli na namang bumalik ang kanyang pag-aasam na manghuli ng isda. Bago pa man sumapit ang alas 7 ng gabi, kasalukuyan na silang nangingisda sa sapa. Bale, inuna muna nila ang mababaw na parte, gawa ng yon ang madalas na pinagtatambayan ng mga igat. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, naging maayos naman ang lahat. Nang medyo marami-rami na sila ng huli, nagpa siya ang kanyang mga kasama na hito naman ang kanilang kunin. Sa pagkakataong yon, sa medyo malalim na sila ng parte ng sapa upang makakuha ng hito at mga tilapia. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsilusong na ang mga kasama niya. Dahil si Kuro noon ang panghuli, kung kaya't siya muna ang nagbantay sa mga huli nila pansamantala. Ang ginawa niya noon, unti-unting nililibang ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapaikot ng mga isda na inihaw nila. Maya-maya pa, nagsilitawa na nga ang apat niyang kaibigan, bit-bit ang ilang hitong napana ng mga ito. Halos nakapitong balik din ang mga kasama noon ni Kuro, hanggang sa siya naman ang lumusong. Ang kasama niya noon sa pagsisid ay ang kaibigan niyang si Puknoy, na 2 taon lamang ang agwat sa edad niya. Napakasipag nito na kahit nagpapahinga na ang kanilang mga kasama, patuloy pa rin yung lumulusong sa sapa. Walang patid ang ginagawa nitong pagsisid hanggang sa umuwi na ang kanilang grupo. Kaya lang naman yung ginagawa ni Puknoy sa kadahilan ng malaki ang pangangailangan nito pagdating sa salapi. Ang kanyang nakatatandang kapatid kasi, merong malubhang karamdaman na kahit ang mga albularyo ay walang kakayahan, para yon ay matulungan. Naubos na din ang ipon ng kanilang mga magulang
kung kaya't isa siya sa inaasahan ng mga ito. Habang abala sila sa pagsisisid, hindi nila napansin ang mga kasama nilang kumakain sa gilid ng sapa. Kampante naman sila noong nasa maayos na kalagayan ng mga ito, gawa ng nagpapahinga na ang mga yun. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, medyo hindi nila napansin ang paglayo nilang dalawa sa lupa. Pag-ahon nila Puknoy, agad naman nilang napagtanto na malayo na pala silang dalawa sa kanilang mga kasama. Dahil sa dami na ng kanilang huli, kaya na may nagpasya na silang bumalik sa kinaroroonan ng mga kaibigan nila. Habang lumalangoy silang dalawa, napansin nila noong parang merong kakaiba sa lugar na kinaroroonan ng kanilang mga kasama. Pagsilay nila sa lugar, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang dalawa sa mga kaibigan nila na nakahandusay sa lupa. Ang isa sa kanilang mga kasama ay nawawala na siya namang hindi nila alam kung saan na yon pumunta. Paglapit nila sa dalawa, tumambad sa kanila ang namumuti nitong mga mata at bumubulang mga bunganga. Dala ng takot noon nila Kuro, agad naman nila yung inalalayan patungong baryo. Hindi na muna nila inintindi ang kanilang mga gamit sa takot na baka mapahamak ang mga kaibigan nilang yon. Dahil sa hindi naman ito kalakihan, kung kaya't madali nila yung nadala sa kanilang lugar. Ang ginawa nila, pinasa nila ito habang sayad ang mga paa nito sa lupa. Nang marating nila ang bahay ng albularyo, nagkataon namang nasa labas pa ito, kung kaya't madali nitong napansin ang kanilang pagdating. Kampante namang pumasok doon sila Kuro, gawa ng nasisiguro nila na kilala sila ng matanda. Oh, anong nangyari sa mga ito? Bungad na tanong ng albularyo sa kanilang dalawa. Hindi ho namin alam. Kanina ho kasi naninisid kami sa sapa. Pagbalik namin sa kinaroroonan nila, ganito na ang nakita namin. Tulungan niyo ho kami. Hindi ho namin alam kung anong nangyayari sa kanila eh. Sagot naman dito ni Kuro. Nang marinig ng matanda ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niyang pinapasok sa kanyang silid ang dalawang binata. Pinainom niya yon ng langis, dinasalan at inihipan ng mga buhay na kataga at inilapit sa kawaling may nasusunog na uling at kamangyan. Makailang ulit lang ang ginawang pag-ihip ng dasal ng albularyo na numbalik na ang wisyo ng mga ito. Subalit kahit nakakausap na nila yon ng matino, hindi pa rin nakakasiguro ang matanda na ligtas na ang dalawang bata. Matapos nitong gamutin ang dalawa nilang kasama, hindi na sila nag-alangan pang ilahad na merong isa pa sa kanilang grupo ang nawawala. Hindi na nila yon natagpuan sa sapa sa kadahilan ng kahit saan sila doon mag-ikot, wala talaga silang makitang bakas na maaaring kinaroroonan nito. Nang marinig ito ng albularyo, nagpa siya yung iwan sila Kuro at ng kanyang mga kaibigan sa bahay nito. Ang ginawa ng albularyo, humingi ng tulong sa mga antingero na hanapin ang kasama nila na hindi pa natatagpuan. Halos inabot din ng ilang oras ang paghahanap ng mga ito sa bata, subalit wala talaga silang natagpuan. Sa pagsapit ng umaga, ipinaalam nila Kuro ang nangyari sa pamilya ng kaibigan nila. Nang marinig nito ang masamang balita, bakas sa pagmumuka nito ang labis na pag-aalala para sa anak nilang nawawala. Gayunpaman, wala itong sinisi sa kanilang grupo, gawa ng alam nito kung papaano sila naging malapit sa bawat isa. Naniniwala din ang pamilya ng kaibigan nilang nawawala
na totoo ang lahat ng kanilang sinasabi. Sa loob ng 3 araw, naging abala ang lahat ng kalalakihan sa kanilang baryo sa paghahanap. Subalit kahit sa ang lupalo pa man sila noon tumungo, wala silang nakita kahit bakas man lang ng damit nito. Ang antingerong minsang nagbabala sa grupo nila Kuro, maingat na nagbigay ng komento ukol sa nangyari. Alam niya kasing maaaring kagalitan siya ng pamilya ng biktima kung sakali mang malaman nito ang kapabayaan niya. Isang linggo pa ang lumipas, paisa-isa nang sumuko ang mga naghahanap. Aminado ang mga ito, nagawa na nila ang lahat para matunto ng lahat ng lugar na maaaring kinaroroonan ng binata. Kahit ang pinakadulong parte ng sapa ay napuntahan na nila, subalit wala sila doong nakita. Sa loob ng mga araw na yon, naging abala naman ang albularyo sa panggagamot sa 2 kasama ni Kuro. Maliban kasi sa may mataas yung lagnat, palagi din yung sumisigaw tuwing gabi na parabang may mga nasisipat silang mga nilalang. Bagaman natatakot din sila noon ni Puknoy, pinilit nilang manatili nang sa gayoy masamahan nila ito sa oras ng kanilang kagipitan. Napilitan na din noong tumulong ang antingero gawa ng hindi na nito maatim ang kanyang pagkibit-balikat sa mga pangyayari. Sa pagpapatuloy ng gamutan, ang tanging napag-alaman nilang karamdaman ng 2 ay ang yanggaw ng mga ito sa katawan. Ibang-iba ang yanggaw na tinatangan ng mga batang yon gawa ng natuklasan ng albularyo na nananahan ang mga ito sa leeg ng kanyang pasyente. Unang beses niyang makaranas ng ganoong sitwasyon kung kaya't hindi niya malaman kung ano ang kanilang gagawin. Nang akmang papasukun na noon ang albularyo, ipinagtapat ng antingero ang tungkol sa uri ng mga nilalang na nangangalaga ng baboy ramo. Ayon sa kanya, isa yung mga uri ng mga aswang kung saan madalas naninirahan sa gubat kasama ang iba't ibang uri ng mga hayop na merong mga itim na kulay. Inaalagaan nila yon upang kumuha ng mutsa o anumang mahalagang bagay kagaya ng mga buto nito at pangil. Bibihira lang din yon kung kumain ng tao, subalit kapag nangangaso ito, paniguradong meron itong daladalang biktima bago sumapit ang araw. Dagdag pa ng antingero na, kaya niya kinuha ang mga alaga nito sapagkat natukoy niya na ang baboy ramong yon ang susunod na pupuspusin ng ganoong mutsa. Nagawa lamang niya ang bagay na yon sapagkat ang antingero at ang mutsa ay iisa. Hindi makayanan ng isang antingerong hayaan ang mutsa, lalo pat kung yon ang matagal na niyang pinapangarap. Dagdag pa nito na, hindi siya nagkulang sa pagpapaalala sa mga bata, kaya na may walang ibang dapat sisihin sa pagkawala nito, kundi sila. Matapos nitong makapagbigay ng kanyang saloobin, nagpa siya ang albularyo na ipagpatuloy ang gamutan. Medyo kampante na ang matanda noon, gawa ng merong mga ibinigay na detalye ang antingero ukol sa kahinaan ng yanggaw ng mga aswang. Ayon dito, kadalasang ginagamit na pangyayanggaw ng mga nilalang na yon ay ang lintang kulay pula na merong mga tinik sa balat. Yon ang pangunahin nilang ginagamit sa paniniwalang kapag kumapit yon sa katawan ng tao, hindi ito madaling tanggalin. Maraming proseso ang kinakailangang tuparin ng manggagamot bago niya tuluyang mapagaling ang kanyang pasyente. Isang pagkakamali lang, buhay ang magiging kapalit. Dahil sa pagiging abala nila sa kanilang mga ginagawa, hindi nila namalayan ang unti-unting pagsalakay ng mga nilalang. Kinagabihan noong araw, nagulat na lamang sila
nang biglang bumukas ang entradang pinto ng albularyo at kasabay nito ang paglitaw ng dalawang matanda na halos nakabahag lamang. Nanlilisik ang mga mata nito at meron yung iba't ibang ukit ng simbolo sa katawan. Paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, gulat na gulat naman ang albularyo nang hindi ito naaapektuhan ng mga malalakas niyang pangontra. Ilang ulit din niya yung tinigalpo pero kahit ang kanyang mga usal hindi doon umubra. Sa paglapit ng dalawang matanda sa kinaroroonan niya, mahinahon siya nitong hinawakan sa balikat, sabay wika ng, "Huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Kailan may hindi mo na magagamot ang mga batang ito? Hayaan mo na sila. Wala ka nang magagawa." Matapos nitong makapagsalita, kinuha nito ang dalawang kaibigan ni Kuro nang walang pag-aalinlangan. Si Kuro naman noon, halos magwala na dahil sa galit, subalit wala siyang magagawa para yon ay labanan. Ang kasama naman nilang antingero, nananatiling nakatayo habang walang imik. Pagbalik ng dalawang matanda sa entradang pinto ng bahay, inilhad nito sa antingero na walang dapat sisihin sa mga nangyari kundi ang kanyang sarili. Sa kagustuhan niyang lumakas, kinitil niya ang tatlong buhay ng mga walang muwang na bata na naghahanap buhay. "Masyado mong minaliit ang aming abilidad. Hindi mo ba alam lahat ng iyong ginagawa? Merong balik sa'yo. Heto ang kapalit ng mutya. Triple ang karma na dumating sa inyong baryo. Ngayon tatanungin kita, antingero. Ano ang magiging rason mo sa pamilya ng mga batang ito? Matutulungan ka ba ng mutya ng baboy ramo para ibalik sila sa normal?" Wika ng matanda. Nang marinig ito ng antingero, tanging pagluhod na lamang sa sahig ang nagawa nito habang nag-iisip ng malalim. Pagsilay doon nila Kuro, agad namang nawala ang dalawang matanda pagbaling ng kanilang paningin sa mga ito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nanatiling tulala silang apat. Lahat sila animoy kakagising lang sa bangungot na halos hindi nila akalaing totoo. Nang medyo nanumbalik na ang kanilang mga wisyo, nagpasya silang umupo habang patuloy na nag-iisip. Ang albularyo noon, tahimik na inililigpit ang kanyang mga gamit habang malalim ang iniisip. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpaalam sa kanila ang antingero na uuwi na ito. Hindi naman yun pinigilan ng albularyo na parabang alam na nito ang gagawin ng taong yun. Sa paglalim pa ng gabi, hindi pa rin makapaniwala sila Kuro. Pakiramdam nila, buhay pa ang kanilang mga kaibigan sa kabila ng pagkawala ng mga ito. "Magpakatatag kayong dalawa. Hindi gugustuhin ng mga kaibigan niyong nawala na ganyan kayo habang buhay. Isipin ninyo ang inyong mga sarili. Gawin niyo itong leksyon upang sa susunod hindi na ito maulit. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa pamilya ng mga bata. Sisikapin kong maintindihan nila ang mga pangyayari." Wika ng albularyo. Kinaumagahan, pagka-uwi nila Kuro, agad naman silang sinalubong ng kanilang mga magulang. Habang niyayakap sila ng mga ito, pakiramdam nila nang hihina silang dalawa. Sa paglipas pa ng mga araw, wala na silang naging balita sa pamilya ng kanilang mga kaibigan. Bukod kasi sa madalang na yung lumabas, hindi na rin ito gaanong nakikipagsalamuha sa mga tao. Inabot din ng isang linggo ang pananahimik ng mga ito hanggang sa dumating ang puntong nagpasya yung tumungo sa bahay nila Kuro at Puknoy
upang ilahad ang sakit ng kanilang loob. Ayon sa mga magulang ng kanilang kaibigan, na kahit kinumpirma na mismo ng albularyo ang mga nangyari, hindi pa rin sila makapaniwala. Mabuti sana kung may natanggap silang bangkay, pero kahit damit, wala. Papaano mong papaniwalaan na patay na ang isang tao kung hindi mo nakita ang malamig nitong bangkay? Isang napakasamang bangungot para sa mga taong nagmamahal doon. Bagaman masakit para sa lahat ang mga nangyari, pinilit nilang ipagpatuloy ang kanilang mga buhay. Nang medyo makalimot na noon sila Kuro, muli na naman silang ginimbal ng isang katakatakot na balita. Ang antingerong tumulong sa kanila, natagpuan ang mga kapitbahay nitong nagbigti sa loob ng tahanan nito. Wala na yung buhay ng madatnan, gawa ng maaaring gabi nito ginawa ang pagkamatay. Hindi na ito binigyan pa ng kung anong usapin ng mga tao bilang tanda ng kanilang respeto sa Yumao. Matapos mailibing ang antingero, muling bumalik ang kapayapaan sa kanilang lugar. Marami mang pinagdaan ang kaganapan sila Puknoy at Kuro, kahit papaano masaya pa rin sila gawa ng hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Bagaman silang dalawa na lamang ang natira, solido pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Nagpasya din sila noong wag nang bumalik sa Sapa sa takot na muli na namang maulit ang nangyaring bangungot sa kanilang pangkat. Sa paglipas pa ng mga taon, palagi pa rin magkasama ang dalawa kahit meron na silang kanya-kanyang pamilya. Minsan, may mga bagay silang hindi na pagkakasunduan, subalit hindi yun sapat upang masira ang kanilang pinagsamahan. Kailan may hinding-hindi mawawala kay Kuro at kay Puknoy ang matindi nilang karanasan noong inatake ang kanilang grupo ng mga aswang sa Sapa. At ang naging mitsa lang ng pag-ataking yun ay noong naganap ang pagnanakaw ng antingero sa mutya ng Baboy Ramo. Okay, opinyon ko sa kwento. Kawawa naman oh, yung grupo nila Kuro kasi tahimik lang silang naghahanap buhay, nangingisda lang sa Sapa, tapos bigla na lang may mamamatay sa grupo nila. Tapos ang masakit nun, tatlo pa yung namatay, di ba? Tapos yung isa hindi na nila nakita kung nasaan, yung dalawa parang wala eh. Tapos lahat yun nagmitsa lang kasi nga nagnakaw yung antingero ng mutsa ng Baboy Ramo. Pero hindi ko masabi, para kasi nga sinasabi sa kwento na katadhana para sa albularyo yung mutsa na yun. Pero hindi, ninakaw niya sa mga aswang na matagal nang hinihintay ng mga aswang na yun yung mutsa na yun. Kasi kung papansinin ninyo yung takbo ng kwento, hindi naman talaga nang aatake ng mga tao yung aswang. Ang ginagawa lang nila, yun nga, nakikisama sa mga hayop na merong mga pangil, tapos itim yung mga kulay, nakikisama sila ron kasi alam nila pag darating at darating yung araw na isa sa mga yun, mapagkakalooban sila ng mutsa. E kaso, merong isang antingerong ganid, ninakaw yung dapat para sa kanila, nagalit yung mga aswang. So bilang gante, bilang siya kasi yung pinaka head siguro ng antingero o ng albularyo sa grupo sa lugar neto nila Kuro eh. So ang mangyayari, siya yung lalapitan kapag merong isang magkakasakit sa baryo na hawak niya. Eh nangyari nga, 'di ba nagkaroon ng sakit yung dalawa tapos nagpakonsulta sa kanya. Hindi niya napagaling. So ibig sabihin magiging cargo de consensya niya 'yon habang buhay. 'Yun yung gante ng mga aswang na ninakawan niya ng mutsa. Doon nakuha niya yung mutsa pero siguro hindi niya napagana ng 100% kasi nga hindi para sa kanya eh, ninakaw niya eh, 'di ba? Siguro kung bigay o benta pwede, pero yung nakaw, malaking ekis 'yun. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.